at Asha Mulak, ipinakita ang regalo ni Vico Soto sa kanya sa ika-third month sa rin nila. Wala kasing time eh, yun talaga eh. Yun talagang problema natin, ano? Yung oras. Kasi pag tapos na ako sa trabaho, wala nang kailangan i-meeting, wala nang kailangan puntahan. Parang mas gusto kong magpahinga na at matulog. Sa isang nakakakilig at espesyal na gabi, ipinakita ni Atasha Mulak, ang kilalang TV host, ang natanggap niyang regalo mula sa kanyang nobyong si Mayor Vico Soto bilang pagdiriwang ng kanilang ikatlong buwang anibersaryo bilang magkasintahan. Ang makulay at romantikong selebrasyon ay naganap kamakailan lamang kung saan ipinamalas ni Atasha ang kanyang labis na tuwa at kilig sa natanggap na sorpresa. Ayon kay Atasha, hindi niya inaasahan na makakatanggap siya ng regalo mula kay Vico. Sa kabila ng kanilang matibay na relasyon, alam ni Atasha na napakaabala ng kanyang nobyo sa kanyang mga tungkulin bilang alkalde. Sa kanyang isip, sapat na sa kanya ang kanilang oras na magkasama sa kanilang espesyal na araw. Ngunit laking gulat na lamang ni Atasha nang sa kanilang dinner date, isang sorpresa ang bumulaga sa kanya, isang regalo na nagpatunay ng pagmamahal at pag-aalaga ni Vico sa kanya. Hindi napigilang mag-react ng kanilang mga fans sa social media nang ipakita ni Atasha ang natanggap niyang regalo. Marami ang natuwa at kinilig sa kanilang sweet na selebrasyon. Ang naturang post ni Atasha ay agad na nag-viral kung saan makikita ang kanyang genuine na kasiyahan at pasasalamat sa pagmamahal na ipinakita ni Vico. Maraming netizens ang nagpahayag ng kanilang paghanga sa magkasintahan na sa kabila ng kanilang mga abalang schedule ay nagagawa pa rin maglaan ng oras para sa isa't isa. Idinetalye pa ni Atasha na ang regalong natanggap niya ay isang bagay na talaga namang pinakahihintay niya. Sinabi niya na ang regalong ito ay hindi lamang material na bagay kundi simbolo ng kanilang pagmamahalan at pagsasama. Ang regalong iyon ay tila nagbigay pa ng mas matibay na pundasyon sa kanilang relasyon. Dagdag pa ni Atasha, akala ko talaga wala siyang oras para maghanap ng regalo dahil sa dami ng kanyang ginagawa bilang mayor. Okay lang naman sa akin dahil ang mahalaga ay magkasama kami sa araw na iyon. Ngunit nang makita ko ang regalo niya, sobra ang aking tuwa at hindi ko napigilang mapaluha sa sobrang saya. Napaka-sweet talaga ni Vico. Ang kanilang selebrasyon ay hindi lamang simpleng pagdiriwang ng kanilang anibersaryo, kundi naging inspirasyon din sa maraming magkasintahan at mag-asawa. Ipinakita ng dalawa na kahit gaano pa kabisi ang isa't isa, ang pagmamahalan at pag-aalaga ay dapat laging ipinapakita at pinapahalagahan. Marami ang umaasa na ang kanilang relasyon ay magpapatuloy at mas lalong titibay sa paglipas ng panahon. Ang kwento ni Atasha Mulak at Vico Soto ay tunay na nagpapaalala sa atin na ang pag-ibig ay hindi nasusukat sa material na bagay kundi sa panahon, effort at pagmamahal na ibinibigay natin sa isa't isa. Masayang regalo ni Vico Soto kay Atasha Mulak sa kanilang third monthsary. Siyempre, masayang masaya pa umano si Atasha Mulak. Di na niya inasahan daw ito at akala niya siguro ay babawi na lang si Vico Soto sa pamamagitan nga ng pagyayaya sa kanya ng dinner date. Ito ay para i-celebrate ang third monthsary ng pagmamahalan nila. Pero laking gulat ni Atasha nang malaman niya na hindi lamang dinner date ang sorpresa ni Vico. Bitbit niya rin ang isang espesyal na regalo. Ang nasabing regalo ni Vico Soto kay Atasha Mulak ay isang gintong pendant na may pangalan ni Atasha. Talagang nag-effort si Vico para sa regalong ito. Ayon pa sa mga saksi, pinarush ni Vico ang pagpapagawa nito para maibigay sa kanya sa magiging date nila. Sadyang pinadali niya ang proseso ng pagpapagawa upang matiyak na maibibigay niya ito sa tamang araw. Bukod sa pendant, ikinuwento rin ni Atasha na napaka-sweet ni Vico sa buong gabi. Pinili ni Vico ang isang romantic na lugar para sa kanilang dinner date kung saan sila'y nag-enjoy sa masarap na pagkain at magagandang tanawin. Kitang-kita sa mga mata ni Atasha ang saya at pagmamahal habang suot ang bagong ginto na pendant na bigay ni Vico. Para kay Atasha, hindi lamang ito isang simpleng regalo, kundi isang simbolo ng pagmamahal at pag-aalaga ni Vico sa kanya. Ang effort at pagmamalasakit na ipinakita ni Vico sa simpleng bagay na ito ay talagang nakatouch sa puso ni Atasha. Dahil dito, mas lalo pang tumibay ang kanilang relasyon at pagmamahalan.
Ilang kaibigan at kamag-anak ni Atasha ang nagsabing hindi na sila nagulat sa pagiging sweet at thoughtful ni Veiko. Kilala raw talaga ito bilang mapagmahal at maalalahanin na boyfriend. Lahat ay nag-aabang kung ano pa ang mga susunod na sorpresa ni Veiko para kay Atasha sa kanilang mga susunod na monthsary. Tunay na isang magandang halimbawa ang relasyon ni Veiko at Atasha sa kung paano dapat pinapahalagahan ang bawat espesyal na okasyon sa buhay ng magkasintahan. Ang kanilang kwento ay nagbibigay inspirasyon sa marami na ipakita ang tunay na pagmamahal sa kanilang mga mahal sa buhay. Sa kabila pa nga raw nito, ay humihingi pa daw ng pamahiin si Veiko Soto kaya siya dahas dahil muntikan ng maliit ang regalo niya. Pero alam naman daw niyang wala silang magiging problema kahit siya pa ang makapagbigay dahil mismong siya na nagsabi na hindi importante sa kanya ang mga material na bagay. Pareho umano nilang kagustuhan ang magbigay ng regalo para sa isa't isa sa kanilang third monthsary dahil iyon ang kanilang puso bilang paraan para maipakita o maipadama ang nararamdaman daw nila para sa isa't isa. Senyales umano iyon ng pagpapahalaga. Hindi na nagawang banggitin pa ni Atasha ang halaga ng nasabing necklace at pendant na niregalo ni Veiko Soto sa kanya dahil hindi naman ito importante. Basta ang masasabi niya ay thankful siya sa effort na ipinapakita ng nasabing boyfriend sa kanilang third monthsary. Sa katunayan, ang simpleng pag-aalala at pag-aasikaso ni Veiko ay sapat na para sa kanya upang mapanatiling matamis at masaya ang kanilang relasyon. Sa kanilang espesyal na araw, nagplano si Veiko na sorpresahin si Atasha. Maaga siyang nagising at nagpunta sa isang kilalang tindahan ng alahas para bilhin ang espesyal na regalo. Ngunit, dahil sa dami ng tao at sa haba ng pila, inabot siya ng halos 2 oras bago makuha ang kanyang binili. Sa kanyang pag-uwi, naharangan pa siya ng mabigat na trapiko na naging sanhi ng kanyang pagkaantala. Samantala, si Atasha ay naghanda rin ng sorpresa para kay Veiko. Nagbaki siya ng paborito nitong cake at naglagay ng mga dekorasyon sa kanilang bahay. Sa bawat hakbang na ginagawa niya, dama niya ang excitement at saya dahil alam niyang magugustuhan ni Veiko ang kanyang sorpresa. Kahit pagod sa maghapong paghanda, ang ngiti ni Atasha ay hindi mapantayan dahil sa pagmamahal na nararamdaman niya para kay Veiko. Pagdating ni Veiko, sinalubong siya ni Atasha ng isang matamis na ngiti. Agad niyang iniabot ang regalo kay Atasha at nagulat ito sa kislap ng alahas. Hindi mapigilan ni Atasha ang kanyang tuwa at yakap kay Veiko. "Salamat, Veiko. Hindi ko inaasahan ito," wika niya habang pinagmamasdan ang magandang alahas. Si Veiko naman ay nagsabi, "Alam kong hindi ito ang pinakamahalagang bagay, pero gusto kong ipakita kung gaano kita kamahal." Hindi rin nakalimutan ni Veiko na purihin ang ginawa ni Atasha. Ang bango ng cake. "Salamat, Atasha. Napakasarap ng iyong sorpresa. Naging masaya at puno ng pagmamahalan ang kanilang pagdiriwang ng third monthsary. Ang araw na iyon ay naging simbolo ng kanilang malalim na pag-ibig at patuloy na pagpapahalaga sa isa't isa. Sa kabila ng mga pagsubok at abala, napatunayan nilang ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa halaga ng material na bagay kundi sa oras at effort na inilalaan para sa isa't isa.